Magandang araw mga kabigbahay. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Pataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. For today, we are going to show you a dessert na paborito ng marami. Funny, pero kakaiba. Anong tawag natin? Pampango frozen fruit salad. So, lahat siguro ng pamilya dito sa Pilipinas may kanya-kanyang version ng fruit salad. But there is a different way we Pampangans prepare this very popular dessert. Sa amin pong pagbabalik, ipapakita ni Mrs. G ang paggawa nito. Bawat bahay po ay may kanya-kanyang version ng fruit salad. Ito po, para siyang ice cream, pag sinerve, frozen siya talaga. Isa sa mga ingredients na ginagamit dito ay makatan na saging. Pero na sa experience ko po, pag ang prutas ay fresh at hindi pa minatamis, pag nilagay mo sa freezer, nagiging malabsa. So pag kakainin mo at medyo nag-defrost yung o lumamig ng naalis ang pagka-freeze ng fruit salad, parang hindi siya masarap kainin. Kaya sabi ko, aalisin ko na lang, huwag ko nang ilalagay, pero kung gusto niyo pong itagdag, bahala kayo. Meron din pong naglalagay ng mansana, although sabi ko nga, lalo na pong malamsa ito pagka, ano, pag na-freeze. Talagang tubig. Ang isa pong wala sa ingredients ng lumang recipe ng Pampango frozen fruit salad ay yung buko. Pero ngayon po, pag sinabi mong fruit salad, parang hindi kompleto kung walang buko. Kaya sarili ko pong version ito at sana'y magustuhan nyo. Uumpisahan po natin ito sa paggawa ng dressing. Kasi hindi po yung ordinaryong galing lang sa lata na condensed milk at all-purpose cream ang ginagamit dito. So the first step, para po tayong gumagawa ng mayonnaise. So we will start by beating the egg yolk. Dahil po, lulutuin natin ito sa ibabaw ng mainit na tubig or double boiler, we have to beat the eggs muna. We have to break them. Kung hindi po, pag dito ninyo binit yan, maluluto po yan bago ninyo mahalong mabuti. Because when beating egg yolk, ina-aerate po natin, nilalagyan natin ng hangin sa loob kaya hindi masyadong tatalab agad yung init. We're going to, beat the egg yolks muna. And the longer you beat the yolks, the lighter the color gets. Tapos pop there about a minute. We will add the lemon juice or dayap juice. Kung maswerte kayo makakakuha ng dayap. May puno po ako ng dayap dyan sa harap ng bahay. Kaso, itong panahon na ito, hindi masyadong maraming bunga. But there are times na naglalaglagan po sa lupa yung bunga ng dayak namin. Isang puno lang yan. So, nakikita nyo, lumalapot ito parang mayonnaise. Now, I'm going to add the sugar. Kung nagbe-bake po kayo, parang kayong gumagawa ng pastry cream. So I'm trying to
to put more air into the yolk para ayan, bago ko lutuin. Actually, ang mga ingredients po rito, very flexible. You can put more buko, more fruit cocktail, more kaong, more nata, and then yung sugar ninyo, pwede nyo palitan ng konting condensed milk para mas creamy. Yung sugar, depende sa tamis na gusto nyo kasi by the addition of lemon juice or dayab juice, masinapo anong gawin nyo rito, maasim-asim ang lasa nito. At idagdagan mo pa siya ng asukal, lumalabas yung asim ng lemon or dayab juice. So we're now ready to put it on top of low fire lang. Hindi po natin pwedeng lutuin itong diretso sa apoy, ha? This is egg yolk. Egg yolks pala. Tapos, don't let the bottom of the bowl touch the water. And then just keep on stirring it. And then you will, by the sound of the mixture, malalaman ninyo na wala na yung asukal na granulated, yung granules ng sugar na lusaw na. After that, I will start adding the butter. You can keep this dressing kung gusto nyo gumawa ng marami. Maganda nga sa salad na ito, pwedeng ilagay sa freezer. Parang ice cream. Pero kamukha nang sabi ko, kung sanay kayo pong makakain ng fruit salad na matamis lang, walang konting asim, medyo maninibago kayo. Pero this is sarap. Wala naman natang fruit salad na hindi masarap eh. Kapag nakita ko ito sa mga party, hindi ako kumuha. Titikman ko. Yung iba po, naglalagay pa ng marshmallows. Pero parang ayoko na yun. Masyadong tumatamis ata. Okay, so it's now wala na ako nakikita masyadong asukal. Dito na lang nasa gilid. Now I'll start adding butter. The reason why naka-anit po rito para maluto rin yung egg yolk. And by this time, ang egg yolk, pag ipinato mo sa mainit na tubig, sa pinasingawan mo, in 5 minutes, wala na dapat yung raw taste niya. So, pwede nyo tikman kung gusto nyo, pero like, ako po, alam ko na yung na mawawala ang lasa talaga ng hilaw. Kung kayo, first time yung gawin, tikman nyo. Now, smoothin natin itong butter dito. Tapos kailangan pa natin palamigin ng konti yan. Dahil pinalamig natin yung ating all-purpose cream, tapos lalagyan natin yung mainit na to. Malulusaw lang po yung all-purpose cream natin. So while we are cooling the dressing, I'm going to prepare the fruits. Now yung ating mga ilalagay dito ng mga frutas, I tried to be very careful about this buko. Wala, sumama pa rin yung ibang balat. By the way, you can, when you have plenty of buko, you can grate and then freeze. Magagamit niyo po sa mga fruit salad yun. Pero yung sabaw ng buko, pag pinrease mo, humihiwalay yung lasa. Tubig, humihiwalay sa tubig. So, this is how I grate my buko. Be very careful. Medyo may katigasan ito. Galing po ito sa puno namin ng mga buko. Nyog. Yan sa yard. So. And, one thing that I always tell my students, do not wash your buko ng water. Kung halimbawa na dumihan to sa pagyak, ang ipanghugas ninyo ay yung sabaw, hindi tubig sa gripo, mapapanis po yung salad nyo. So, medyo matigas ito. I'm just showing you how we prepare. Yung buko, may parte siyang malambot. Ayun, malambot yung parte niyon. Pero dito sa may bandang itaas, matigas. And then, sa fruit cocktail naman po,
Saan ang pinakamadali, kundi ito, buksan mo yung lata. Saan mo i-drain. So we're going to drain. Kasi magiging medyo magtutubig po yan pag maraming excess na na juice. Now, yung ating taong, ide-drain ko rin ito. So, nagpainit ako ng tubig kanina. Huhugasan ko. Because I don't want the syrup kung saan sa sinusok pag tinitinda. And that water has been boiled and cooled. Huwag kayong gagamit ng tubig galing sa grifo. Panis. Panis ang salad nyo. Tapos, I will do the same thing with the nata. Was. And then, drain. So again, yung sa mga hindi agad nakapag umpisa ng panonood sa amin, yung tubig pong pinanghuhugas ko, eh, pinakulo at pinalamig. Those our, ingredients na. Naka-ready na, yung buko, yung ano. Tapos, after draining the nata and the kaong, ibababad ko po sila ngayon dito sa different cocktail. Then later on, i-drain ko uli yan. Kung nakaranas na po kayo ng napanisan agad ng fruit salad, only because yung pag-prepare po. Dahil hindi na ito lulutuin, medyo kailangan maingat ka at medyo mahal po ang ingredients nito. Ah. So, I will now drain again. Now, I'm going to continue by mixing the dressing na malamig na by this time. Here in a bigger bowl where I'll mix everything. So there's nothing hard about this recipe. Yung lang pagkain ng buko ang medyo effort talaga. Huwag niyong pababayaan sumama yung balat. Dahil po, magkakaroon ng Pag pinrisk ninyo yun, nilagay niyo sa rep, iitim yung yung strands ng buko. Magdadark yung kulay. Now, it's now time to taste the dressing. Kung halimbawa po, medyo sumobra sa asim, dahil depende talaga yan sa asim ng citrus na ilalagay nyo. Then I will just add a little condensed milk kasi wala nang, hindi ko na ito mailuluto. So kung lalagyan ko ito ng sugar, baka hindi na magano. Malusaw. Ready na. So I'll start adding the buko. Then when you make salad or any kind of salad, huwag niyo pong hahaloyin para kayong naghahalo ng kalamay. This is called folding. Kaya inuna ko yung buko kasi at least ito hindi masisira maski matagal mong haluin ang haluin. Now we can add the kaong. Fold again. That you notice, malapot yung ating mixture. Hindi siya malagnaw. Kamukha ng salad na ang ginagamit eh. Condensed milk lang at saka all-purpose cream. And then last, yung ating fruit cocktail. For the kapampangan tops, I will add a little diaphragm. Yun lang pong green part,
pag nag-grade kayo ng citrus, just get the colored part. Pag lumabas na yung white, don't keep on grating kasi mapait yun. Haluin muna natin. Nadagdagan ko pa yung daya. Ang ganda palang i-present ng meron siyang mga ng balat ng daya sa ibabaw. So, our episode for today, Pampanga Frozen Fruit Salad. Okay, so ito na po ang ating finished product ng Pampanga Frozen Fruit Salad. Nakita po ninyo, it's actually the dressing that makes it different. Ano? Para siyang sweet mayonnaise. So, pwede mong tawagin Pampanga Frozen Fruit Salad or Pampango? Pampango. Basta, masarap na lang. Basta titigman natin. Buka lang tayo ng konti. Kanina pa ito inalis sa freezer para makain. Pero mas gusto kong kinakain dito pag frozen. This is the way, o binago mo rin ba itong recipe na ito? Yes, of course. Ano yung dating? Nilakatan. Wala na? Tapos, ayun, ibis na lemon lang. Naghahanap ako ng dayap kanina kasi may puno tayong dayap sa harap. Ang problema, wala akong makuha ang sabaw. So, lemon na rin ang nagamit dyan. Nilagyan ko na lang ng konting, pa-effect lang yan. Grated, Pero nakaka, sa flavor yung dayap rin, no? Maamoy mo yung, yung dayap. Konti lang. Hindi siya nakakasuya because of that, yung citrus na, niya, na flavor. Makakarami pa yung sabaw. At wala siyang nakatabi ko noon. Ang recipe na nakita ko noon, lakatan, pineapple tidbit, may tidbit, favorite cocktail, may queen and cherries. Mahirang makita yun. Lakatan, yung banana. Sabi niyo naman, pag na-expose. Wala na, maitim. Kanit. So if it, kung isa-serve ninyo sa bisita ninyo na merong parang hindi maganda. Pero pang yan, pressed oranges, na isa-isa mong babalatan na ganyan pagkatapos sasama mo. Kaya yung shortcut, mandarin orange kami na. Marami na ngayon na bottled, no? Actually, it's... Kaya it's really maasim-asim because of those ingredients. It's not just the dressing. Yes, but yes, well, you can try it with other fruits if you want. Kasi yung dressing nito, yun ang... It's what makes it distinct from other fruit salads. Para you don't have to put those dayak, pero para maganda sa litrato. Masarap siya with the dayak, no? Again, the only way you will understand what we are trying to tell you is, of course, to try the recipe, no? For questions, comments, and suggestions, you can visit our Facebook page, facebook.com/Mrs.Galang's Kitchen. And for our old episodes, meron po kaming YouTube channel. We upload these videos as they become available to us. Mrs. Galang's Kitchen, nandun po yung from season 1 until present, well, not yet, no? Makikita po ninyo doon sa aming channel. Sana po nagustuhan ninyo ang episode na ito. Try this recipe. It's very easy, but may impress sigurado ang... Meron pa. Meron pwede mo pang lagyan ng grated queso de bola, okay, or cube na cheddar cheese. Okay, so pahabol na tip from Mrs. G. Maraming salamat po.